Pansamantalang naapektuhan umano ang mental faculties o memory ni Janet Napoles matapos niyang magpo-opera ng kanyang buko sa matres ayon sa kanyang abogado. At kaugnay niya, mga kapanayam natin si Attorney Bruce Rivera, abogado ni Janet Napoles. Magandang umaga po, Attorney Rivera. Magandang umaga po sa iyo, Harvey. Magandang umaga po sa lahat ng kapakinig niyo. Papa. Yeah, Attorney, so ano itong epektong sinasabi niyo ng surgery ni Ms. Napoles, lalo na yung epekto sa kanyang memory? Ay, wala po akong sinabi may epekto sa memory. Ang sinasabi ko po, nahihirapan ko siyang magsalita because yung kanyang hangin po sa tiyan niya. Hello? Hello? Yeah, dito po. Yung hangin po sa tiyan niya, nakakakos. Pag may pumapasok po kasing hangin sa tiyan niya, nakakapag-cause po yan ng pain. Kaya po hindi siya nakakapagsalita ng matagal. Yun po yung ibig ko sabihin. Wala pong problema doon sa mental faculties because, syempre, kahit may anesthesia yon, hindi naman po kasakas yun para magkaroon siya ng memory problems. Opo. Kasi parang na-quote yata kayo sa isang binigay niyong interview na nagkaroon ng epekto sa kanyang mental faculties dahil din sa anesthesia? Of course, I may have been misquoted because I'm authentic to say that hindi natin alam baka. Kasi yung time na yun siguro, hindi pa natin nakakausap ni Ms. Napoles. But ngayon po, wala namang problema po doon sa kanyang pag-iisip. Okay. Yes po. So ang sinasabi niyo, Attorney Rivera, yung clarification niyo ay yung naging epekto ay sa kanyang speech dahil hindi siya masyadong, hindi siya nakakasalita ng matagal. Opo. Okay. Pero yung kanyang memory, ang sinasabi niyo, yung mga naalala niya tungkol sa mga pangyayari na over the years, no? Intact pa rin. Intact po. Nandun pa rin lahat. Yes po. wala pong pagbabago. Okay. So, kahit nasa recovery stage pa lang siya after her surgery, ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang testimonya, yung pag-i-interview nito mga investigator sa kanya? Gusto nilang simulan immediately. Kaso po, medyo hindi pa po si Mrs. Napoles totally comfortable to talk. Pero po, nagbibigay na po kami ng paunti-unting testimony. Pero hindi po kailangan, hindi po matagal. Hindi na kaya ng mga two hours eh. Ang kaya lang talaga niya yun yung mga, siguro at least minimum of maximum of 2 hours. Hindi niya kaya yung mga 5-hour interviews katulad ng dati. Yes, Attorney Rivera, considering nagre-recover pa yung inyong kliyente from major surgery, ayon dyan mang pakiusapan muna itong mga investigators na antayin munang lumakas ang inyong kliyente, yung pasyente, bago ituloy yung mga interviews tungkol sa kanya. Actually, okay naman. Yung mababait naman yung mga DOJ at saka NBI investigators. Binibigyan din naman siya ng leeway. Gusto lang din po kasi ni Mrs. Napoles na talagang magsalita. Talagang in the nearest possible time, she can be able to deliver her complete testimony po. Opo. Yeah. Attorney, ngayon naman ay naiuugnay si Ms. Napoles sa sinasabing DOTC scam, no? May dalawa umanong conduits si Ms. Napoles sa Department of Transportation and Communications na nag-aproba daw ng 407 million peso supply contract sa trading firm ni Napoles para bumili ng computers at mobile communication equipment. At saka may ghost deliveries pa raw. Ano pong reaction niyo rito? Nabasa po ni Ms. Napoles itong ulat na to. Yes, opo. Nabasa po. Una sa lahat, if we confirm or deny it, we will also be divulging parts of her testimony. Okay. Kaya po, at this point po, hindi na lang muna kami nag-react. Pero po, tingnan niyo lang po, the persons who raised those things, if you notice the transactions happen, I think 2002, di ba? If I'm not mistaken, nasa 2002. But if you know the story, if you know the testimonies of the people who are divulging that, dumating sila later na sa buhay ni Mrs. Napoles. So I really don't know how they were able to divulge that when in fact they do not have personal knowledge. So at the end of the day po, huwag niyo na lang po tingnan, huwag niyo pong bigyan ng pansin sa Clement Thinker lahat because in due time po malalaman din naman po yung katotohanan. Yeah.
Yeah. Attorney, in general, kumusta po ang condition ni Ms. Napoles? Is she recovering smoothly? She's recovering po. But of course, the pace of her recovery is not as what we expected. And the doctors explained to us that dahil diabetic po siya, yun po yung siguro yung problema. That she's not healing as fast as we want her to heal. But at the end of the day po, yun po, sinasabi nga ng doctor sa amin na a normal woman who has a cesarean section gets to have 75 days of recovery. Okay, in other words, successful. Success. Sabi ng mga doktor, successful naman yung surgery at bumabalik yung kanyang dating lakas. Oo po, bumabalik. Pero it needs time. Yun ang sinasabi ng doctors. Kasi she has to have complete bed rest. Attorney, are you still engaged in some kind of discussion or negotiation with the government na yung mga posibleng kapalit ng testimonya ni Ms. Napoles? Not at this point. We are in the position wherein we are just waiting and seeing kung ano yung pwedeng mangyayari. Of course, the ombudsman has still yet to validate or read the document. So at this point, wala kaming sinasabi ganun, wala kaming iniisip na ganyan at this point. It's too early to tell. Okay, maraming salamat po, Attorney Bruce Rivera, abogado ni Janet Napoles.